Wow! Ang ganda! Wee-wee! Okay! Good afternoon, everyone! Nandito na naman ang inyong makulit na Kuya Gil. At napapansin nyo, napakaganda ng background ko, no? Yan po yung isa sa mga bagong buildings or structure na tinayo dito sa Qatar para sa preparation ng 2022 FIFA World Cup. Makita nyo naman po, napaka simple lang niya pero ang lakas po ng dating dahil yung shape niya inayon dun sa number ng 2022. Ayan po. At pasyal ko rin po kayo na dyan sa paligid, malapit rin po yan sa sa may Bilayo tsaka sa Torts. Ikutan po natin, ha. Kaso lang po against the lights, so hindi nyo masyadong ma-appreciate yung ganda. So mamaya po, ikot-ikot tayo dyan para maipasyal ko uli kayo. Okay, tara! There you go! Ayan na nga po ang 2022 buildings. At yan po ay malapit din lang sa sa Khalifa Stage po, isa sa mga unang stadium and famous stadium dito sa Qatar. At I'm sure baka yung main event dyan ganapin. So we will see on 2022. Pakikita nyo naman po ang The Torts, one of the famous landmark here in Doha, Qatar. And medyo against the light po, punta tayo sa kabila para mas makita nyo yung ganda niya. Okay, alright, and there you go again, 2022. Sana ang World Cup ay maging successful dito sa Qatar. Okay, pasyal ko po muna kayo uli dito sa sa may malapit doon sa first area ko. Kita nyo yan, ring. Tama ba? Ring ba yan? Yan po ang Khalifa. And this ring, the symbol of maybe world peace. Sakto sa ring 2022. Malapitan, ito dito lang ang kasi sa screen ko. Ayan, mukha siyang maliit sa malayo pero siyempre malaki po yan para kahit sa malayo kitang kita mas ma-appreciate mo yung yan po
Lumapit-lapit ako ng kote para makita nyo ang tunay na ganda ng building na to. Yan. Ilang floor ga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imagine, almost 7 or 8 floor din siya. 8 floors. So, 22 lang ang kasya sa screen ko. So, talagang malaki po siya sa malapitan. Ayan. 22. Alright. Hindi pa bukas yung mga ano, mga commercial na mga opening soon pa. So, Switzerland pa. Switzerland! Ayan. Siguro mga after months busy na rin yan. Okay. Alright. Let's go. Ayun na. Dito po ako sa may ano, likod po. Malapit sa Bilagio, pero meron po mas malapit doon, kaya lang siguro sa, para sa mga gustong bumaba at mamasyal dito sa park na sa harap ng stadium. So it's their choice kung saan sila bababa para makapamasyal. Okay, putak po natin. Ayan ang simbol na yan. Another structure symbolize something very special. Simple kasi ako yung kabayan. Nag-park. Tapos mag-train. Ewan ko saan sila pupunta. And that's the most practical way dito ngayon sa Qatar. Para mas makatipid ka kung malayo ang puntahan mo. For example, galing ka dito sa Bilagio, pwede ang punta ng mula punta sasakay ka na ng train. So, napaka advanced na nga po ng Qatar ngayon kumpara nung unang dating pa dito ng 2008. So I wish lahat ng nag-work good makabalik ulit dito para sabi natin magkaroon ulit ng chance na makapagtrabaho ulit dito para makita nila kung ano yung pagbabago ng Qatar after so many years na nag-work good sila. Na naman si Kuya Hill. Never mind. Alright. Okay. Konti-konti ang tao ngayon. Siguro dahil ngayon ay first week of the month. Ubus na ang pera ng mga tao para mamasyal. Hindi. Siguro lang yung iba ay nag-iingat din lang. Okay. So, yung makikita nyo, napakalood na parking space, pero I'm sure, 100% sure later on pag may event na dito mapupuno po yan, lalo na kung wala ng pandemic pagdating ng 2022. Ayan, yung makikita nyo yung 2022 ay nasa gilid siya ng Kalipa Stadium. Maniwala kayo sa hindi, hindi pa po ako nakapasok dyan kahit halos sa 13 years na ako rito sa Qatar, hindi ko pa napapasok yan. Sa totoo lang po. At gusto ko rin pumapasok yan. Someday, somehow. Okay. Alright. Yan. Sa mga gusto mong mag-exercise, marami pa yung makikita niya dito sa paligid ng park, lalo na dun sa kabila. Ano to?
konti uli. At nandito na ako halos sa harap ng Villaggio. At yan po ang Torch Tower na katabi ng Villaggio. Okay, for your information, para lang po sa tinakalam, meron po doon sa taas na rotating 360 degrees restaurant. Search nyo na lang po sa website nila. At bahala na kayo mag-evaluate sa cost, or maybe nandun na rin yung mga menu list and price list. Mag-video dyan sa loob ng Villaggio. Kaya lang po, since na Friday ngayon, I'm sure na napakaraming tao sa loob, mga pamilya. So, napakadelikado po mag-video. Baka may reklamo tayo, lalo na ng mga Katari or lokal na babae. So, mga lalaki, usually, parang wala masyadong problema. Pero yung mga babae, syempre, bawal pong kuhanan. Although hindi sila nakikita, pero bawal pa rin. So, let's respect their laws. Okay, punta na lang po ako dyan sa loob ng Villaggio. Siguro yung weekdays. Galing ko sa work, pwede ako tumahan dyan kahit may ilang minuto para may picture ko yung loob. Alam ko po marami ng nakapunta dyan, lalo ng mga nagkari na dito sa Qatar. Pero para po sa mga bagong friends, sa mga kamag-anak, at least maipakita ko yung ganda ng loob ng Villaggio. So totoo lang po, para sa akin, on my age, isa sa mga napunta ko mga mall, isa na po ang Villaggio. So pinakamaganda sa inya po ay parang pang Europe. Okay, so lipat po ako sa kabila para may picture ko naman yung kabilang side ng may park. Hindi rin po ako pumunta masyado sa loob ng park, lalo't kung maraming family. Okay, there's the other part, other surroundings. Hindi po ako mababa ng kotse kasi walang parking. Palaki ng palaki siya. Sa malikod, buti may napag-parking pa po ako rito. So kasi yung pero yung malapit na doon mismo sa may sa entrance, punong-puno. Oh, tinan nyo, punong-puno yung parking sa labas. Akala nila wala na doon sa loob, or karamihan niya pupunta sa doon sa may park, no? Kasi yan, magbabanding-banding ang pamilya, kaya napakahirap kumuha ng video doon pagka sobrang daming tao. Bawal pong kumuha ng mga pamilya. Okay. Ayan po yung bagong tawag ito, kitchen niya sa likod ng naman. Sa likod ng Hyatt Plaza, kapag ito. Po. Hindi ko
sure kung bukas na yan. Nung nag-opening yan, saka naman nagkaroon ng pandemic. Tapos ngayon, hindi pa sure kung buksan na nila siguro by next month. Hindi po talaga ako makapunta doon. Oh. Tignan nyo, napakaraming tao. Mahirap pumunta doon. Next time na lang. Okay. Yan! Hanggang dito na lang po ang aking vlog para dito sa paligid ng Villaggio. Malaki po ang Villaggio. Kulang po ang oras ko para i-picture lahat. So, next time na lang po ulit. At habang on the way back ako sa aking accommodation, yan po. I'm traveling with a good music. Para po sa hindi nakakaalam, meron po kaming Filipino station dito sa Qatar. Yan po ang 94.3 Kabayan Radio. Kabayan Radio, Bekya naman. Ayan na po, para sa mga hindi nakakaalam, around the world, you can search in Facebook ang Kabayan Radio rito sa Qatar, 94.3 FM. Okay. Salamat po sa inyong time. Till next time. Bye-bye. Peace out. Ciao.